Hi guys! Welcome back to my channel! Ang brake lever mo ba ay matigas na? Hindi na bumabalik? Or kahit anong tiga mo, wala nang effect? Or kabaliktaran? Hindi pong lumulusot na lang lagi ang brake lever mo kapag ikaw ay namimreno? Solusyonan natin yan. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ina-upload ko, dagdag ka alam na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang magbayad sa iba dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga tayo guys. Si Kuya Mio ay 125, ganun daw po yung dinadanas niya. Matigas na daw masyado yung kanyang brake lever. Ngayon, syempre, susolusyonan natin yan. So ngayon, kailangan muna nating baklasing yung mismong lever niya. Tsaka, bubuksan natin, tatanggalin natin yung mga repair kit. Habang ginagawa yan ng mekaniko guys, syempre alamin muna natin. Posible nga bang ma-repair pa yung brake master? Opo, kasi katagalan, nasisira din yung sealed or yung rubber sa brake master cylinder natin. Kaya nagkakaroon ng leak. At ito ay posibleng ma-repair sa halip na palitan yung ng bagong cylinder o ng buong cylinder. Pwede nating palitan ng mga repair kit lamang. So, maliban na nga lang kung may basag na, yung mismong cylinder yun ang nangangailangan na palitan natin ng buo. Pero kung leak-leak lang din o kaya dahil lang sa preno na medyo tumitigas o matigas na or sasobrahan naman, yung sabi ko nga kabaliktara naman yung tipong lumulusot lagi yung brake master niya. Ayun, so, pwede nating ayusin sa repair kit lang po yung problema niyan. So ano nga ba yung mga repair kit? Ang repair kit guys ay binubuo ng sealed or yung rubber boots, clip or circlip, yung pump, yung spring, at saka mayroon din po siyang washer. Okay? Makita niyo guys yung video nung tinanggal ni mekaniko yung rubber. Ayan siya oh. Yan ang liha sa loob niya, ang dumi no. Naipon yung dumi sa loob. Kaya yan, hindi na nagpa-function ng maayos yung mga nasa loob ng brake master cylinder natin. Okay? So ngayon natanggal na natin yung rubber boots kanina. So tatanggalin din natin yung circlip niya. At saka yung piston. Piston kasi tawag dyan minsan eh. Yung iba naman tawag dyan pump yung nasa loob niya. At na may kasamang spring. So yun yung mga tatanggalin natin sa loob. Okay guys? Ayan. Ayan yung rubber boots. Minsan tawag na yan ay yung seal daw po. Ayan. So nililinis lang po. Kailangan linisin natin yung mismong cylinder na yan. Okay? So ayan. Binubugahan ni... ay na, tinutubigan, tsaka binubugahan ng hangin para maitasik muna yung ibang dumi, guys. Kailangan tanggalin natin yan. Ayan. Ayan na, guys. O, kailangan tanggalin. Ayan. Kinukut-kut ni mekaniko yung piston. Piston daw, o kaya minsan tawag ay pump. Ayan. Ayan, para mailabas na. Yan yung circlip, yung tinanggal na yun, guys. Tsaka yan na po yung pump natin. Yung nagpa-pump sa loob. Saglit lang po ha. Tanggalin muna natin yung dumi. Ayan guys. Eps. Okay. Hugutin lang po natin. Ano po? Ayan. Ayan. Ayan na. Oh. Galing na. Natanggal na. Ang dumi pa din oh. Pati yung katas, yung ano tawag doon? Yung mga brake fluid. Ang dumi na po, no? Naipon. Ayan siya. Pero guys, kailangan po, pagka nag, di ba po, may brake fluid, kailangan sundan nyo agad ng tubig yan. Kasi pagka hindi, baka maapektuhan po yung mga pintura ng motor nyo. Sayang naman, di ba? Pangit na yan. Parang may mapa na yan, di ba guys? So, tubig lang po yung katapat niyan. Ayan siya. Tapos, kailangan linisin din. Ayan. Linisin ng maigi para siguradong malinis. Ayan siya, guys. Ayan, para-paraan na lang yan guys ha, kung paano nyo lilinisin. Pero dapat siguradong malinis na malinis po yan. Ayan siya. So yan po yung ipapalit natin, yung kompleto po. Gaya na sabi ko, may pump, may spring, tsaka may circlip, at tsaka washer. Okay? So ayan na po tayo guys. So ipapasok na ngayon ni mekaniko yung... Alam nyo guys, mas maganda kung yung dulo ng pump, lagyan muna ng kabilaan, yung sa likod at saka sa harap, lagyan ng konting grasa. Yung iba hindi naglalagay, pero sa mekaniko namin, naglalagay po nun. Kasi para mas swabbing-swabe daw. Tipong swabbing-swabe yung pagpasok ng
o yung paglaro ng piston. Konting lang grasa lang naman, guys, sa dulo at saka sa harap. Ganun yon, okay? Tapos, guys, papalitan natin ng brake fluid. Yung mga lumang brake fluid niya, kailangan may agos, kailangan may labas, okay? Ayan. Para mapalitan po siya ng bago. Tapos, kailangan din siyang i-bleed mamaya. Tingnan natin, ha? So, ayan po, paagusin lang po yung luma niyang brake fluid. Kaya, binuksan niya yun sa baba sa may master, ay sa may caliper po. Ayan, binuksan niya po yun. Bleeder, guys, ang tawag doon. Okay, so, sa binubuksan sa baba. So, yun nga, guys, kung nakita niyo pala kanina, yung spring natin, inilagay doon sa dulo ng pump. Tapos, yung spring ang unang ipapasok doon sa butas. Okay? Kung mapapansin nyo dyan, guys, karga lang siya ng karga ng brake fluid. Kasi nga, kailangan may agos yung iba. Tingnan nyo, guys, yung lumalabas. Di ba kulay puti? Parang may gatas. Ayan siya. So, madumi na talaga yung brake fluid niyang luma. Ayan. Tapos, gaya ng dati, kailangan mo lagyan, buhusan ng tubig para may agos siya. At saka, hindi maapektuhan yung mga pintura. Kasi di ba yung mugs niya, may pintura din yan. So, pwede yun magmarka doon sa mugs. Okay, guys? So, dahil sana ipasok na natin yung piston or yung pump na may spring. Pero nauna yung spring, ha? Okay? Tapos, isusunod na natin yung washer, saka na yung circlip para mailock na natin yun, guys. At saka yung rubber boots na din. Okay? Tapos, pag iyan na ilagay na ng maayos, ayan siya, oh. Tinutulak pa rin ng piston. So, kailangan sarado talaga yung naka-alock na ng circlip, guys. Okay? So, ayan. Konti na lang. Ayan. Ayan na siya, guys. Tingnan nyo pong mabuti. Ayan. Konti na lang. So, pagka... Ayan. Okay. O, ngayon, ilalagay na natin yung... Ayan, yung rubber boots. O, tapos, susunod na natin yung brake lever po mismo, guys. Ayan, patapos naman na. So, tatatarnilyan na lang yung brake lever, guys. Okay? Ayan po siya. Babalik na natin sa dati. Ayan. Babalik lang po natin ng maayos yung brake lever, guys. Ayan. So, tinuturnilyo na lang po ni mekaniko. Tapos, kailangan na nga po nating i-bleed, guys, no? So, bakit? Para masiksik yung brake fluid doon sa brake hose natin. So, dapat hanggang sa yung sa ibabaw niya, yung lagay ng brake fluid, ay kailangan wala ng bula. Kasi pag wala ng bula yon, ibig sabihin nun, punong-puno na yung sa brake hose natin. So, wala ng hangin. Sumiksik na talaga yung brake fluid natin. So, kailangan i-press ng i-press ng i-press yung brake lever natin, guys. Okay po. Malinaw po, ano? Naintindihan nyo na po yan, ano? Tsaka maliban sa wala ng bula, mapapansin nyo din po, guys, na habang pinipiga nyo yung brake lever, tumitigas na din po siya. So, ibig sabihin, okay na po yung sa may parte ng brake fluid. Basta, guys, pagka may problema na po yung may napansin na kayong kakaiba sa brake master natin, halimbawa may mayroon ng leak, ayusin na natin. Huwag na natin pilitin gamitin, guys, kasi baka mamaya magka-problema pa. Mas tandaan po natin na nakasalalay dyan yung ating buhay. Kasi diba, sa preno yan eh. So, yung kaligtasan natin yung nakasalalay sa mga ganyan. So, ganun, guys. Huwag nang pipilitin po. So, may magtatanong, guys. So, paano nga ba yung pag-maintenance ng brake master cylinder? Oh, guys, ugaliin lang po yung pag-check ng brake fluid level natin. Okay, so sabing check the brake fluid level regularly, ganun. Kasi guys, kung mapapansin nyo, yung mga brake master cylinder natin ay mayroong mga reservoir. So, doon kailangan yung brake fluid natin, hindi susubra, at saka hindi rin siya bababa. Kailangan ay nasa level lang. Okay guys, kasi pagka medyo mababa doon, ibig sabihin may nagli-leak sa brake fluid mo. So, hindi rin siya pwede. So, pag nagsobra din, baka umapaw. Kaya, gitna lang. Okay? So, yan na nga po guys yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan at sana ay nakatulong ang video ito sa inyo. So, pakiclick naman po ng like button at pakicomment na din po sa baba para malaman ko kung ano yung mga nasa isip nyo at saka kung ano yung masasabi nyo tungkol sa video ito. At please don't forget to subscribe guys and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano paggabit ng shock, ano nga ba yung shock? At saka ano yung mga sinyales na palitin na yung shock? Pakiclick naman po ng susunod na videos.
Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal na naghihintay sa atin sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat! God bless!